Nang makahiga si Samara sa kama, hindi pa siya nakatulog kaagad. Ramdam niya ang pagod niya dahil sa pagtatrabahong ginawa niya sa maghapon, pero hindi niya maramdaman ang antok. Posibleng dahil nasa bahay na naman siya ng ibang tao. Ilang beses siyang dito natutulog. Di pa sila masyado magkakilala at halos dalawang buwan pa lang sila magkakilala. Pero ilang beses na siyang nakitulog sa kondo ng boss niya. Isang buntong huninga ang pinakawalan ni Samara. Ilang oras na simula na mahiga siya, pero hanggang ngayon gising na gising pa rin siya. Nang hindi siya mapakali sa higaan, bumangon na muna siya. Tulog naman na sigurong boss niya kaya napag-isipan niyang lumabas muna ng kwarto para uminom ng tubig. Dahan-dahan pang paghapang niya at ang pagbukas ng pintuan dahil baka magising niya ang boss niya. Kunot noon namang nakatingin si Rico kay Samara sa dahan-dahan niya ring pagsara ng pintuan. Ay, kalbong Rico! Malakas na sigaw ni Samara na magulat siya. Pagharap niya kasi nakita niya kagad ang boss niyang nakatingin sa kanya. Hawak-hawak na ngayon ni Samara ang dibdib niya dahil pakiramdam niya yung humiwari na ilang segundong kaluluwa niya sa katawan niya. Ako? Kalbo? Nakataas ang kilid ni Rico ang tanong kay Samara. Napakamot naman si Samara sa noon niya dahil malay ba niyang yun ang lalabas sa bibig niya? Pasensya na po sir, akala ko po kasi tulog na kayo kaya nagulat po ako nung makita ko kayo nakatayo dyan. Bakit po kasi nandyan kayo? Pabulong na ang panghuli niyang sinabi na hindi masyadong narinig ni Rico. Bakit po hindi pa kayo natutulog? Tanong ni Samara dito. Anong oras na pero pareho silang di makatulog? Iinom sana ako ng tubig na makita ko rin binubuksan mo ang pintuan mo para ka magnanakaw sa kilos mo ah. Wika ni Rico at saka naunan ang pumunta ng kusina. Sumunod naman sa kanya si Samara. Mala niya bang lababas din palang boss niya? Natawag patuloy niya ito sa pangalan niya. Napapakamot na lang ng ulo si Samara. Dumiretso sa fridge si Rico at nanguhan ng tubig habang naupo naman si Samara para hintayin matapos manguhan ng tubig ang boss niya. Iinom ka rin ba? Tanong ni Rico kay Samara. Opo sir, sagot niya kaya dalawang baso lang nilagyan ni Rico ng tubig. Nang matapos niyang lagyan ng tubig ang mga baso, lumapit na siya kay Samara sa kanya ibinigay ang isang baso. Salamat po sir, wika niya saka uminom ng tubig. Naupo naman na si Rico sa kabilang upuan kung saan magkaharap silang dalawa ni Samara. Hindi ka makatulog? Hindi ka ba komportable? Tanong ni Rico. Hindi naman po sa hindi ako komportable, hindi lang po ako makatulog, sagot ni Samara. Hindi siya makatulog dahil kung ano-anong iniisip niya. Tiningnan ni Samara ang boss niya. Siya rin ba hindi makatulog? Pero bahay niya ito. Kondo niya kaya komportable siya at makakatulog lang siya kaagad dahil dito sanay ang katawan niya. Kayo po sir, bakit di pa po kayo natutulog? Balik na tanong ni Samara. Nakatulog na ako kanina. Nagising lang ako dahil nakaramdam ako ng uhaw. Napatango-tango naman si Samara. May pasok pa sila bukas pero gising pa rin si Samara. Paniguradong aantokin lamang siya sa trabaho niya kinabukasan. Maya-maya ay tumayo na si Rico at ibinalik sa lababo ang ginamit niyang baso. Matulog ka na, Samara. Masyado nakakapagod ang maghapon kaya dapat nagpapahinga ka na sa mga oras na to. Kung ano mang gumuguro sa isipan mo, alisin mo muna yon para makatulog ka. Wika ni Rico saka lumabasta ng kusina. Napabuntong hininga naman si Samara. Bakit nga ba kung ano-anong iniisip niya? Nanatili na muna sila na ilang minuto si Samara sa kusina. Baka sakaling antukin siya. Ay, kabayo! Gulat niyang sigaw na naman nang may malaglag na gamit sa kusina. Mabilis siyang bumalik sa kusina dahil sa iniisip niyang baka may multo sa kusina. Ipinikit niya ang mga mata niya at pilit na makatulog. Kinabukasan, humihikab pa siyang bumangon sa higaan niya. Ramdam na ramdam niya ang antok niya, pero kailangan niya nang bumangon dahil pangatlong tunog na ng alarm niya. Dumiretso na siya ng banyo para makapaghilamo sa toothbrush. Nang makalabas siya ay amoy na amoy niya na ang nilulutong pagkain mula sa kusina. Napapakamot na lang siya sa ulo niya dahil alam niya ang boss niya ang nagluluto. Siya na nga itong nakitulog, siya pang babae, pero siya pang nahuling bumangon. Nang makarating siya ng kusina, naabutan niya nagluluto ng umagahan ng boss niya. Nakahubad ito at nakasuot siya ng apron, kaya kitang-kita ni Samara ang matipulong katawan ng boss niya kahit nakatarigod to mula sa kanya. Napaka-ideal man. Pangarap ng bawat babae ang magkaroon ng responsabling makakasama habang buhay. Hindi siya yung tipo ng tao na maarte o masyadong nagmamataas dahil sa katayuan niya sa lipunan. Kahit mayaman na siya, wala man lang siyang katulong sa loob ng bahay niya. Isa ka na siguro sa mga babae sa mundo kapag mga lalaking katulad ni Rico ang mapapangasawa mo. Hindi lang siya sa trabaho magaling, marunong din siya sa mga gawaing bahay. Kalina ka pa ba dyan? Maupo ka na at kumain na tayong dalawa. Nabalik lang sa wisya sa Samara na magsalita ang boss niya.
Pumasok naman na siya sa kusina at tumiretso para magtimpla ng kape nila ng boss niya. Alam naman ni Samara ang mga gusto ng boss niya, kaya hindi niya na kailan pang tanongin to. Gisingin niyo na lang po sana ako, sir, para ako na po nagduto. Nahihiya niyang saan habang naghahain si Rico ng mga pagkain sa lamesa. Ayos lang. Alam ko namang di ka nakatulog na maayos kagabi. Kung gusto mo, magpahinga ka na muna sa office mo mamaya. Huwag mong pagurin ang sarili mo. Naupo naman na muna si Samara sa kanya, ibinigay ang kape sa boss niya. Hindi na po, sir. Okay lang naman po ako. May imi-meet po kasi akong designer mamaya from US. Nagpasa po kasi siya ng application sa kumpanya natin at nakita ko pa mga disenyo niya kaya naisipan ko na magkita kami mamaya. Napatango naman si Rico. Mukhang walang kapaguran si Samara sa trabaho. Pero kapag natapos ka, you can rest later sa office mo. Tumango na lang si Samara. Kumain na silang dalawa at nagayak na rin pagkatapos. Sabay naman silang papasok at dahil wala namang isusuot si Samara, si Alas na naman ang bumili ng mga damit na isusuot niya ngayong araw. Sa tingin ko, magdala ka na ng mga damit mo rito dahil baka hindi pa itong huling punta mo rito. Pagbibiro ni Alas nang maibigay niya kay Samara ang mga binili niyang damit. Ano ka ba? Empleyado ko ni sir. Ang pangit namang tingnan kung ako na empleyado at babae pa ay mag-iiwan ng mga damit ko rito sa kondo niya. Nakangiwi niyang sagot kay Alas. Natatawa lang naman si Alas, saka siya nagpaalam kay Samara. Naggayak na silang dalawa at sabay na ring pumasok ng kumpanya. Naghiwalay na silang dalawa na magkaibang direksyon na ang tinatahak nila. Pakiramdam ni Samara ngayon nang siya nakahinga ng maayos. Bakit pa parang pinipigilan niya ang sarili niyang huminga pag magkasama sila ng boss niya? Bakit parang di na siya naging komportable kasama ito? Dahil ba sa bigla na lang lumalakas ang kabog ng dibdib niya? Hindi niya maintindihan ang sarili niya. Did she like her boss now? Napailing si Samara. Hindi. Wala siyang gusto. Nahihiya lang siya. Tama. Nahihiya lang siya sa boss niya. Inalis na lang sa isipan niya yon at tinuon na ang buo niyang atensyon sa trabaho niya. Nung makita ni Samara ang oras, nagagayak na rin siya dahil kakausapin ang designer. Sa coffee shop lang naman silang dalawa magkikita. Katapat lang ng kumpanya. Walang experience si Samara sa mga designs ng mga gowns o kung ano na pa mga damit, pero marunong naman siyang magtingin kung worth it ba ang mga gawa ng designer na pumapasok sa kumpanya nila. Na makarating siya ng coffee shop, hinanap niyang isang babae. Na makita niyang may kumakaway sa bandang dulo ng coffee shop, tinignan niya ito at napangiti na lang na makita niyang designer pala. Hi, kanina ka pa ba? Tanong ni Samara na makaupo na siya. Hindi naman, sakto ng pagdating mo dahil kakarating ko lang din dito. Order muna tayo na makakain natin. Nakangiting saan ng babae. Ngumiti lang naman si Samara. Inayaan na ni Samara na umorder ang babae na makakain nila habang nag-uusap silang dalawa. So, designer ka na sa US? Pero bakit mong pinili magpasa pa rin sa kumpanya namin kung may mas malaking opportunity ang naghihintay sa iyo sa US? Saan ni Samara? May konting background na siya sa dalaga dahil binasa niya ang resume nito. Ito kasi ang gusto ng fiancé ko. Ewan ko ba dun kung bakit gusto pa rin niyang bumalik dito? Kung kasi kami ang papipiliin, ayaw na sana namin bumalik dito. Yun din ang gusto ng mommy niya para sa kanya, pero hindi pa rin namin siya napilit na manatili na lang kami ng US. Kaya nag-apply ako rito habang nasa US pa lamang kami. Pagkakwento ni Carla. Binuksan ni Samara isang folder na ibinigay ni Carla sa kanya. Dito nakalagay ang mga designs niya at ang mga napuntahan niya na show para sa mga designs niya. Dapat pala ay sinama ni Samara ang head ng mga nasa designer team. Ano ba kasing alam niya rito? Marunong naman siya kahit papaano. Pero mas maganda pa rin kung professional na magtitingin ng mga designs ni Carla. Siya pa kasi inutusan gayong marketing lang ang sakop niya at ang mga utos ni Rico sa kanya. Magaganda ang mga designs mo. Sayang naman di sila nakaabot before the show. Paniguradong na isama rin ang mga design mo sa nilabas ng kumpanya. Napangiti si Carla nang purihin ni Samara ang mga gawa niya. I heard about that, pero syempre, alam ko naman na hindi lang yun ang magiging show ng kumpanya ninyo, kaya okay lang kahit di ako nakaabot, sagot ni Carla. Maya-maya, isinerve na ang mga in-order ni Carla. Salamat. Saad ni Samara na ibigay sa kanya ni Carla isang hot coffee at mga sweet foods. Ipapakita ko mga gawa mo sa head ng mga designer pagbalik ko ng kumpanya. Yung mga pinasa mong paper sa akin, ibibigay ko rin, tapos hintayin mo yung tawag mo rin sa kumpanya. Napangiti naman si Carla dahil kahit na iniwan niya ang US para sumama sa fiancé niya, magkakaroon pa rin naman siya ng magandang opportunity dito sa Pilipinas. Hihintayin ko ang tawag niyo. I can't wait to work in your company, Miss Vendeja. Our pleasure too. Hintay mo yung tawag dahil baka within this day, kanila tatawagan. Thank you so much, ma'am.
Tumayo na si Carla at nakipag-shake hands kay Samara. Napansin naman ni Samara na buntis pa lang kausap niya. You're pregnant. Tumawag ka na lang para sana sa akin para hindi ka na nagpunta pa rito. Wika niya rito. Bahagya namang tumawa si Carla. Okay lang po, kaya ko pa naman. 5 buwan pa lang naman po tong tiyan ko. Congrats sa inyo ng fiancé mo. Mag-iingat ka sa pag-uwi. Tumango naman si Carla at nagpaalam na kay Samara. Tumayo na rin si Samara at lumabas na rin ng coffee shop. Nasa labas pa lang din ng coffee shop si Carla at parang naghihintay pa ng masasakyan niya. May magsusundo ba sa'yo? O magsasakay ka lang? Tanong ni Samara. Susunduin ako ma'am ng driver namin. Napatango naman si Samara. Mayamay may humintong sasakyan sa harap nila at bumaba ang isang lalaki. Hi babe! Bati ni Carla sa lalaking bumaba mula ng sasakyan. Akala ko hindi ka sasama sa pagsundo sa akin. Wika pa ni Carla sa fiancé niya. Natigilan naman si Samara na makita niya kung sinong lalaking bumaba mula sa kotse. Napalunok si Samara. Kitang-kita na sa mga mata niya ang sakit na nararamdaman niya ilang taon niyang tinago. Nang magsalubong ang mga mata nila ng lalaking fiancé ni Carla, nanlaki din ang mga mata nito na makilala niya si Samara. Hindi niya akalain ganito kabilis niyang makikita si Samara. Gusto sanang kausapin ng lalaki si Samara pero kasama niya ang fiancé niya. Binuksan na ng lalaki ang pintuan ng sasakyan nila at inalalaan niya makasakay si Carla. Umiwas naman ang tingin si Samara at umalis na. Mukha ka nang umuwi sa bahay. May gagawin lamang ako. Wika ng lalaki kay Carla at saka niya tinignan si Samara na naglalakad na papalayo. Saan ka pupunta? Tanong ni Carla sa boyfriend niya. Susunod na lang ako sa bahay. Kuya, ihatid mo na si Carla. Saad ng lalaki, saka niya sinarado ang pintuan. Na makaalis na ang sasakyan ni Carla, saka naman tinignan ng lalaki ang pinuntahan ni Samara. Shit, bakit dito pa? Wika niya, saka niya mabilis sinundan kung saan man nagpunta si Samara. Mabilis naman ang bawat hakbang ni Samara. Ramdam niya ang kirot sa dibdib niya na makita niya ang taong matagal niya nang hindi nakikita. At ang masaklap pa, alam niyang anak nito ang dinadala ni Carla na kausap niya lang kanina. Hilaw na natawa si Samara. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Pero nagulat na lang siya nang may humila sa kanya. Nanlaki na lang ang mga mata niya na makita niya kung sinong lalaking humila sa kanya. What are you doing here? Umalis ka na. Naiinis na wika ni Samara. Gusto niyang sampalin ang lalaking kaharap niya ngayon dahil sa ginawa nitong pananakit sa kanya. Ilang taon na nakalilipas. Samara, mag-usap tayo. Hindi ko balak na dito tayo magkita pero gusto ko itong makausap. Hilaw na natawa si Samara. Pagkatapos sa maraming taon na hindi ito nagparamdam sa kanya. Tapos ngayon babalik-balik at para bang walang nangyari. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Jomar. Umalis ka na. Akmang aalis na sana si Samara nang muli siyang harangan ni Jomar. I'm sorry. Please, kausapin mo naman ako, Samara. Alam kong marami ako nagawang mali sa'yo, pero kausapin mo naman ako. Umuwi ako para kausapin ka. Hilaw na tumawa si Samara, saka niya tinignan ng ex niyang iniwan na lang siya nang wala man ng paalam. Pagkatapos ng maraming taon, Jomar, gusto mo bang ipagpasalamat ko pa kasi bumalik ka para sa akin? Sana hindi mo na lang ginawa. Sana hindi ka na lang bumalik at sana habang buhay ka nang hindi nagpakita. Galit na sigaw ni Samara sa kanya inalis ang pagkakahawak sa kanya ni Jomar. Mabilis ang lakad ni Samara para makalayo sa ex niyang sinaktan siya dahil hindi na ito nagparamdam. Tapos kung kailan nakamove on na siya, saka ito magpapakita? Samara, please. Dinig niya pang sigaw mula kay Jomar pero hindi na ito pinansin pa ni Samara. Nagmamadali naman maglakad papalayo sa Samara. Napahinto sa paglilakad si Rico na makita niya sa Samara. Nilingon niya na rin ang lalaki na kasunod kay Samara. Napakunot siya ng noo dahil na marinig niya ang tawag ni Jomar kay Samara. Who is that man? Tanong ni Rico kay Alas pero napakibit balikatin si Rico dahil hindi niya rin kilala ang lalaki. Hindi ko rin po alam sir, baka kaibigan po ni Samara? Sagot naman ni Alas. Hindi naman napinansin pa ni Rico at umalis na nga sila. Inis namang napasipa sa sahig si Jomar. Hindi niya akalaing magkikita sila kagad ni Samara. Bakit pa kasi magkasama sila kanina ni Carla? Bakit sila nasa iisang lugar? Shit! Inis na saan ni Jomar na hindi niya na makita pa sa Samara. Samantala, dire-diretso naman si Samara sa office niya. Isinarado niya ang pintuan niya para walang pumasok agad sa office niya. Mabilis na pinalis si Samara ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Bumalik na naman ang sakit na nararamdaman niya noong hindi na nagparamdam sa kanya sa Jomar. Bakit bumalik pa ito? Bakit kung kailan kinalimutan niya na ito? Bakit ka pa bumalik? Gustong magwala ni Samara pero pinigilan niya ang sarili niya.
Tahimik na lang siyang umiyak sa loob ng office niya. Tama siya nang nakita, diba? Fiancé ni Jomar si Carla, buntis si Carla at si Jomar ang ama. Mapaeta tumawa si Samara dahil pagkatapos sa ilang taon, nakita niya ulit ang unang lalaking bumasag ng puso niya. Hawak-hawak ni Samara ang dibdib niya dahil pakiramdam niya nahihirapan siyang huminga dahil tahimik siyang umiiyak. Akala niya nailabas na ng lahat ng sakit na nararamdaman niya noon. Akala niya naubos na ng lahat ng luha niya para kay Jomar pero hindi pa pala. May nakatago pa pala. Bakit ba ang galing-galing niyang saktan si Samara? Bakit ngayon pa ito dumating? Umalis na siya, hindi ba? Hindi na siya nagparamdam pa kay Samara na ilang taon. Sana ipinagpatuloy niya na lang din para naging masaya ng buhay ni Samara. Humugot ng malalim ang buntong hininga si Samara at mapait ng umiti. Marami nang nagbago kay Jomar at oo, aaminin na Samara na umaasa nga siyang babalikan din siya ni Jomar. Pero hindi niya akalaing babalik ito kasama ng mapapangasawa niya. Samara? Mabilis na pinalis si Samara ang mga luha niya nang marinig niya ang boses ni Rico. Inayos niya ang sarili niya at saka niya binuksan ang pintuan. Nakayuko siya nang salubungin niya ang boss niya. May kailangan po ba kayo? Tanong ni Samara pero nasa sahig ang tingin niya. Napakulot naman ang noos si Rico dahil di naman tumitingin sa sahig si Samara sa tuwing kinakausap siya nito. Nang marinig ni Rico ang pinasinghot ni Samara, alam niyang may mali. Inawakan ni Rico ang baba ni Samara. Dahan-dahan niya itong iniangat. Nahihiya naman si Samara kaya hindi niya sinalubong ang mga mata ni Rico. May nangyari ba? Nag-aaral lang tanong ni Rico dahil halata sa mga mata ni Samara na umiyak siya. Kahit iiwas pa ni Samara ang mga mata niya kay Rico, hindi na yun maitatago pa ni Samara. Pumasok na si Rico sa office si Samara. Sinarado niya ang pintuan para hindi sila makita o marinig ng mga empleyado na nasa labas ng office. What's wrong? Did something happen? Tanong ni Rico pero umiling lang si Samara. Alam ni Rico ang wala lang nangyari. Imposible namang iiyak lang si Samara dahil sa gusto niya. Wala lang po sir, napuwing lang po ako kanina. Pagdadahilan niya pero hindi naniniwala si Rico. Muli, iniangat ni Rico ang baba ni Samara para makita niya ang mga mata nitong may bakas pa ng luha. Alam kong meron, may ginawa ba sa iyong ang lalaki nakita mong kausap ko kanina? Tanong niya. Napaiwas ang tingin si Samara dahil hindi niya akalain na nakita pala sila ng boss niya. Ayaw niya namang sabihin ni Rico na nakikipaglandian siya sa loob ng kumpanya nila at sa oras pa ng trabaho. Wala lang po yun, sir. Pagtatanggi pa rin niya but her voice broke. Napayoko na lang si Samara dahil hindi niya mapigilan ang sakit na nararamdaman niya. Ang taong matagal niyang hinintay ngayon ay bumalik na pero bumuo na siya ng sarili niyang pamilya. Walang salitang niyakap ni Rico sa Samara. Hindi alam ni Rico kung ano nangyayari kay Samara pero gusto niya i-comfort at maramdaman mo lang ni Samara na maging maayos din ang lahat. Inahaplos ni Rico ang urin Samara na mas talong nakapagpaiya kay Samara. Sa loob na maraming taong nasaktan siya dahil sa lalaki, ngayon lang niya naramdaman ang i-comfort. Ngayon lang niya inilabas sa mga luha niya kasama ng ibang tao. Hindi siya mahilig magsabi ng mga problema niya dahil alam niya wala namang makakatulong sa kanya para mabawasan ang sakit na nararamdaman niya. Di naman ni Samara mahigpit na yakap sa ni Rico, hinayaan pang ilabas ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Bakit pa masakit pa rin? Mahal pa rin ba niya ito? Bakit naramdaman niya na naman ang sakit nung mawala ang communication nilang dalawa ni Jomar? Alam ni Samara hindi magandang tingnan ang sitwasyon nila ni Rico ngayon, lalo na nga't kapag may nakakita sa kanila. Isang CEO at siya nasa isang empleyado lang ay magkayakap, pero gusto mo nang manatili ni Samara sa ganitong posisyon dahil kahit papaano nagiging kalmado siya. Ilang minuto silang nanatili sa ganong posisyon hanggang sa kusa nang umalis sa pagkakayakap si Samara. Tinalikuran niya si Rico sa kanya pinunasan ng mga luha niya. Nakamasid lang naman si Rico kay Samara. Iniisip tuloy ni Rico kung boyfriend ba ni Samara ng lalaking nakita niya kanina ang kausap nito. Napabuntong hininga na lang si Rico. Kailan ba siya nangialam sa buhat ng mga empleyado niya? I hope you're okay now. If you want to rest, rest for a while, Samara. Na maging maayos ang pakiramdam ni Samara, hinarap niya na si Rico na may ngiti sa labi niya. Pasensya na po kayo, sir. Nabasa ko pa po tuloy yung damit ninyo. Wika niya na makita niyang basa ang nasa parteng dibdib ni Rico dahil sa mga luha niya. It's okay, as long as you're okay now. Napangiti si Samara. Ganito pala ang pakiramdam kapag may taong nagko-comfort sa'yo kapag nasasaktan at nalulungkot ka. Hindi akalain ni Samara ng taong unang makakasama ni Samara sa ganitong pangyayari sa buhay niya ay ang boss niya. Hindi niya akalain ito pang makakasaksi sa mga panahong nagiging mahina siya. Salamat po sir,
Pasensya na rin po. Hindi ko lang po nakontrol yung emosyon ko. Hayaan niyo po. Hindi nito mauulit kapag oras po ng trabaho ko. You don't need to do that. You are a human too, Samara. Napapagod, nasasaktan, at nagiging mahina. Pwede kang umiyak kung kailan mo gusto. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Napatango namang tilang bata sa Samara kay Rico. Bahagya siya natawa dahil talaga bang umiiyak siya sa harap ng boss niya at isang lalaki pa? Pasensya na po kayo, sir, kung nakita niyo pa po ako sa kahinaan ko. May kailangan po ba kayo? Umiling naman na si Rico. May iuutos sana siya kay Samara, but she deserves to rest. Never mind. Enough for this day, Samara. You can rest now, and if you don't want to go home, you can rest here in your office. Ano bang ginawang kabutihan ni Samara sa boss niya para maging mabait to sa kanya? Gusto sana magpahinga ni Samara, pero nakakaya naman kay Rico kung gagawin niya yun, lalo na sa mga katrabaho niya. Ayaw niya namang isipin ng mga katrabaho niya na porket nasa mataas na posisyon na siya, magpapahinga siya kung kailan niya gusto. Okay lang po ako, sir. Gagawin ko na lang po yung mga paperworks ko dito sa opisina. Nakangiti niyang wika. Nakatitig naman sa kanya si Rico at tila ba pinabasa ni Rico ang mga mata ni Samara. Makikita mong nasasaktan siya at pilit niyang itinatago ang nararamdaman niya. Parang gusto tuloy basahin ni Rico ang laman ng isipan ni Samara, pero hindi naman siya mind reader. Napatango na lang si Rico at sa kanya tinapik ang balikat ni Samara. Kung ano man ang pinagdaraanan mo, alam kong kaya mong lampasan ang lahat ng yon. You are strong, Samara. A brave woman. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Samara. Naguguluhan siya sa nararamdaman niya. Napapangiti siya ni Rico at ngayon, nasasaktan na naman siya dahil sa walang hiya niyang ex. Pakiramdam niya itinutusok ng paulit-ulit ang puso niya na makita niya ang fiancé ni Jomar. Sige na, may iwan na kita. Tumango na lang si Samara at umalis na naman na si Rico. Isinarado na ni Samara ang pinto ng office niya. Humugot ng malalim na buntong hininga. Gusto niyang sampalin at sabunutan si Jomar kanina, pero nasa kumpanya siya at ayaw niyang paghaluin ang personal niyang problema sa personal niyang buhay. Ipinasa na lang ni Samara ang mga papeles ni Carla sa designer team. Hindi niya akalaing makakasama niya sa isang kumpanya ang fiancé ng ex-boyfriend niya. Mabuti na lang at sa designer team to nag-apply at hindi sa department niya. Mas okay na rin yan dahil di naman siya madalas pumunta sa designer team. Oh my God! Malakas ang sigaw ni Sheila at sa gulat niya, napatayo pa siya habang nakatingin siya sa cellphone niya. Nagtataka namang nakatingin sa kanya ang mga katrabaho niya. Ano bang problema mo at ang ingay mo? Tanong ng kasama niya. Natotop ni Sheila ang bibig niya dahil hindi siya makapaniwala sa nakikita niya sa cellphone niya, lalo na sa isang magazine cover. Si Samara to, tama? Pagkukumpirma niya sa katabi niya. Tinignan naman ng babae ang picture na pinakita ni Sheila. Maging siya'y nanlaki ang mga mata sa nakita. Samara Vendeja. Wika ng babae, nababasa niyang pare ni Samara sa ibaba ng magazine. Siya nga yan. Paano nangyaring hindi sila makapaniwala? Si Samara ay naglakad sa runway para sa kumpanya nila. Paano yun nangyari? May mga model sila, kaya bakit si Samara naging highlight ng gabi ng show? Wala namang kaalam-alam si Samara sa nangyayari sa labas ng office niya. Napangisi naman si Rico na ipakita ni Alas ang picture ni Samara na kalat-nakalat ngayon sa social media. Even the celebrities ordered a gown in our company, sir. Katulad ng gown na suot ni Samara, but because limited lang siya, sila nag-aalok ng sarili lang price and the current bid is now in 2 million. It's just a gown at si Samara lamang ang may pinakamalaking price. Pagbabalita ni Alas kay Samara. Tama nga si Mr. Sumag, malaki ang potensya ni Samara at hindi akalain ni Rico na magiging sa pagiging model ay malaki ang potensyal nito. Good to hear that then. I'm happy for her. She deserves it anyway. Malaki rin na magiging komisyon niya. Current bid, 2.5 million. Tuwang-tuwang wika rin ni Alas habang nakatingin siya sa cellphone niya. Napapangisi na lang si Rico. Sino mag-aakalan sa loob ng isang gabi magiging instant celebrity si Samara? Samantala, kung noong tinititigan ni Carla ang picture sa cellphone niya, kinikilala niya ang babaeng nasa picture. Hindi ba at si Miss Samara ito? Nagtataka niya ring wika. Narinig naman ni Jomar ang sinabi ng fiancé niya at nilapitan niya ito. Sino? Curioso niya ring tanong, lalo na marinig niya ang pangalan ni Samara. Tinignan na rin ni Jomar ang picture na tinitingnan ni Carla at mapait siyang umiti. Hindi siya maaaring magkamali dahil si Samara nga ang nasa picture. Kailan pa siya naging model? Kailan siya naging runway model? Lumayo na si Jomar kay Carla at nagtungo ito sa garden nila. Sa kanya binuksan ang social media niya. Mabilis niyang sinerge ang nangyaring runway show at si Samara kaagad ang lumabas. Current bid, 3 million. Basa ni Jomar. Ang babaeng iniwan niya para sundin ang mga magulang niya. Malaki na ang pinagbago.
Hindi niya akalain na naging maganda pa rin ang takbo ng buhay ni Samara kahit na iniwan niya ito. Napabuntuhan niya na lang si Jomar. Inaplos sa mukha ni Samara sa cellphone niya. I really miss you, Samara. Mahina niyang wika kahit na ilang beses niyang sabihin ng mga salitang iyon. Alam niyang hindi niya na mababagong magkakapamilya na siya at nasasaktan siya dahil sa nangyari sa kanilang dalawa ni Samara. You're so beautiful. Simula nung makilala kita hanggang ngayon. Aniya habang nakatitig sa picture ni Samara na naging magazine cover. Babe? Dinig ni Jomar na tawag sa kanya ni Carla. Mabilis niyang itinago ang cellphone niya sa kanya pinuntahan ng fiancé niya. Ano kaya ang mangyayari ngayong naging successful ng runway na hinawakan ni Samara? Ano ang gagawin ni Jomar para muling makausap ang dalaga? Makaapekto kaya ito kay Carla? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.